Ang diferensya ng Lechong Kawali at sa kasabagnet, ang Lechong Kawali ni Ricardo, ang bagnet talagang walang asin, walang bacon, lahat wala. Mahilig ka rin ba sa mga crispy na pagkain katulad itong kinakagat namin? Ito ang original at authentic na talaga namang nakakasabi dahil sa malutong at dumadagundong nitong balag, hindi mo palalagpasin ang bawat kagat. Lahat ng yan ay matutunghayan dito sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Mauro Corrales Jr., taga Narvacan, Ilocos Sur. Kilalang nagtitinda nagbagnet at saka nagluluto ng bagnet. Nagumpisa po ako na luto ng bagnet year 1999 hanggang ngayon 2023 na mag-almost 25 years na akong nagluluto. Ang pagluluto ng bagnet ay hindi biro. Marami rin proseso. Pinuhugasan yung karne, linalagay sa kawa, yung mantika, hinahaluan na namin ng tubig para yung tubig ang mapapalambot dun sa karne. Later on, mag-evaporate naman yung tubig pag mainit na yung mantika at saka pag malambot na yung karne. Kasi ang pagluluto ng bagnet, meron yung tiyempong hinahinay lang yung apoy sa baba, meron yung tiyempong lalakasan mo yung apoy doon sa baba. Pag malambot na kasi na malambot yung karne, lalakasan mo na yung apoy doon sa baba para titigas yung karne. Kapag tumigas na ng tumigas yung karne, medyo lalabas na yung konting lalabasan ng bubbles. Pag lumabas na yon, inaahon namin yung karne. Pag naahon na, papainitin namin yung mantika. Pag mainit na mainit na yung mantika, saka na namin ilalagay yung isang langgana na. Yun na ang finished product, yung pangalawang salang. Pagkaluto, dinadala namin sa pwesto namin sa palengke. Doon na ibinebenta yung bagnet. Manong Kalo o tinaguriang hari ng bagnet, ang isa sa mga kilalang malupet at pambato ng Narvacan pagdating sa bagnet. Dito sa kanyang manapalasyong bahay niluluto ang mga karneng kanya na rin pinakahanap buhay. Tuwing alas 2 ng umaga, nagsisimula ang paglilinis at pagpapainit nitong mga naglalaki ang kawa. Gamit naman ang tubig na may halong mantika, dito na mismo pinapakulo ang mga bagong katay na karneng nasa batsya. At sa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras, ready na agad ilabas at dalhin sa palengke itong mga bagnet na bloke-bloke. Gaano nga ba karami ang ganitong luto at pare-pareho lang ba ang volume nito araw-araw? At ano nga ba ang pinagkaiba nitong tradisyonal na bagnet laban sa mas kilala nating lahat na Lechong Kawali? Araw-araw, 2 kawa linuluto namin. Yung isang kawa, ang finished product noon, more or less 50 kilos na finished product. Kaya yung 2 kawa sa amin, more or less 100 kilos. Hanggang hapon naman kami nagtitinda dito sa Narvacan. Ang diferensya ng Lechong Kawali at saka sa bagnet, ang Lechong Kawali merekado. Ang bagnet talagang walang-wala. Walang asin, walang bacon, lahat wala. At saka masarap na sausawan ng bagnet. Pwede rin sa suka. Pero mas maganda sa kamatis, bagoong at saka lasona. Kasi ang bagnet namin dito sa Narvacan, may liempo, may pork chop, kita. Ganun kasi tradisyon na ginagawa namin dito sa Narvacan. Noon pa yung mga pigi kasi at saka yung kasin, pambentang karne doon sa palengke yon. Kasi sa Kanawidan, one town, one product ang panamin dito sa Ilocos Sur. Lahat ng mga town ng probinsya, may kanya-kanya laban mga yan. May pinanlalaban yung mga produkto nila. Eh sa amin, bagnet, yun naman yung pinanglaban namin sa amin. Nag-number one kami sa Rabigan. Kaya naman pala naging bagnet king dahil sa taglay nitong husay at galing pagdating sa paligsahan ng mga best delicacy and cooking. Pero kahit na tinaguriang hari itong ating bida, hindi pa rin dito exempted o makakaligtas pagdating sa mga pagsubok at problema. Ano-ano nga ba ang mga pagbabagong pinagdaanan at paano nga ba ito tuluyang nasolusyonan? Kasi sa negosyo, hindi mo na maaakalain na lahat aangat ka sa negosyo mo. Meron din talaga yung pagsubok na babagsak yung negosyo. Katulad sa amin, 3 to 4 months yata kami tumigil hanggang sa bumalik rin kami. Noon kasi, nagsusugal pa ako, inuum. Pero nung bumalik na kami, tinigil ko ng pagsusugal. Tinutok ko na sarili ko sa negosyo. Kaya kung gusto mong guminhawa ang buhay, magpakatino ka at sa katutukan mo yung negosyo mo. Huwag mong pabayaan ang negosyo mo. Lahat ng mga anak ko tapos na. Yung isa nasa Canada, yung 2, nurse yung pangalawa, accounting major naman yung bunso. Tapos na lahat sila. Pero yung pangalawa at saka yung bunso, sila na ang umaalalay sa amin dito sa negosyo. Iniimbitahan ko po kayo na mamili dito sa Narvacan Farmers Market, Corrales Meat Shop, magmula alas 4 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Magmula Lunes hanggang Linggo dito sa Narvacan.
Narbakan, Ilocosor. Subukan yung tikman ng pinagmamalaki naming bagnet dito sa Narbakan, Ilocosor. Talaga namang naimas dito yung manyamang Kenny. Manta na mga Cubs! Kain na mga Cubs! Welcome to Narbakan, ang home of the best bagnet in Ilocosur. Mukha namang best bagnet ito. Igante, may mga putok-putok pa yung skin niya. Oh. Parang ang lutong-lutong talaga. Dito to mabibili sa Corrales Meat Shop sa palengke ng Narbakan Farmer's Market. Ngayon na tayo, tol. Oh. Excited na ako eh. Tigis na tayo, malaki. Uy, ang laki lang yan, tol. Ang laki ng binili natin eh. Grabe naman ito. Meron din naman tayong shop version, pero umpisahan natin dito. Bibiyakin ko muna, tatanggalin ko na yung balat sa laman. Ayan. Cheers, mga Cubs! Cheers! Ang lutong, tol. Solid. Kaya lang, pansin mo, wala siyang masyadong pampalasa. Wala nga, tol. Natural lang siya. Natural lang yung malalasa mo. Natural na mantika ng baboy. Yun lang. Kaya kasi nga, tol, alam mo ba, yung bagnet, galing yan sa salitang bagnetin. Ang ibig sabihin nun, to preserve meat. Kasi yan yung paraan na ginagamit ng mga matandang mga taga-Ilocos. Noong panahon nga, no, wala pang refrigerator. Tama. Ayan. So yun yung ginagawa nila. Yung bagnetin. So yun nga, bawal mapanisan, sayang naman ang pagkain. Mm. So yun yung ibig sabihin ng bagnet. Oh, lutong-tul, no? Ito pa, eh kung lakihan mo, para malang, ay, tumulit-tulit. Sobrang lutong, mga Cubs. Pero perfect sa usawan ng bagnet. KBL, tol. Ibig sabihin yan, kamatis, bagoong, tasona. O yung sibuya sa Manila. Malasa siya. Malasa kasi yung KBL. Diba? Ngayon, ikaw na itong lasa. Yung sa bagoong pa lang, sumakay na agad dun sa balat. Sarap. Pero meron din naman yung laman, no? Dahil puro tayo balat, eh. Biyak tayo dito ng laman. Yun talaga, wala nga talagang lasa. Pero ang sarap ng feel, kung usapang texture lang, talaga naman crispy at crunchy to. Kasi di ba, yung Ilocos, talagang kailangan sa mga, halimbawa, yung vegan, may mga makaluma silang mga istruktura doon. Dito naman sa atin, sa Narbakan, ito naman yung makaluma nila. Makalumang estilo ng pagpe-preserve ng karne. Na hanggang ngayon, ay ginagawa pa rin nila rito. Oo. Oh, oh. Pwedeng ulamin, pwedeng papakin. Picnic, outing. Oo, oh, pwedeng iluto na ibang kotahe pa, di ba? Saka tumatagal yung lutong niya. Pero siyempre, kung talaga namang kinabukasan mo pag nakakain, bibili mo na rin. I-reply mo lang, malutong na ulit yan. Oo. Sigurado. Yun sabi ni Kuya kanina. Grabe, rinig na hanggang bahay natin to. Oo nga, malamang nagising yung mga magulang ko eh. Dahil lang nila yung lutong. Parang ano, parang crackers. Parang sweet. Paano ba namang hindi? Ang may luto nito ay ang bagnet king ng Narbakan. Oo nga daw. Hari ng bagnet. Eh kasi, siya yung parang representative daw ng mga labanan ng pagluluto. Nagna number one daw siya. Ang galing. Galing ni Mangkalo. Kakain na to, pagdating natin dito ha. Ang dami talaga bumibili ng bagnet sa kanila. Ang dami nilang suki, no? Doon sa mga karne talaga, natitinda nila. Yung bagnet ang isa sa pinipilahan talaga sa kanila. Yung iba dyan, pinapachop nila. Pwede din naman bilhin mong buo. Katulad namin, bumili kami ng chop version. Bala lang tayong buo na version para masarap yung nilanggalan din. Oo. Para ka nagbabarga. Kaya naman, tol, pwede natin sabihin, mag-get ng bagnet kay sa Corrales. Okay. Di ba? Ang ganda nun, tol! Mag-get ng bagnet sa Corrales. Attendance check. Attendance check, mga Cam. Mag-get ng bagnet sa Corrales. Oo. Get out na, mga Cam. Get na. Get na ng bagnet. Get, diba? Get ka na. Oo, get ka na. Ang galing, oh. Kahit hindi ko kinakagat, maririnig mo na may crunch talaga sa iyo. Uy. Ba? Alam mo ba, itong bagnet, para palang mag-asawa ito. Bakit, ma'am? Yung ano, yung balat, tsaka yung karne mismo, tinatali yan para hindi maghiwalay. Ah. Parang mag-asawa, tol. Kahit mapasok sila sa kawali, hindi nila maghiwalay. Oo. Yung kahirap at ginawa. Yan, ano, oo. Ganun dapat. Pag mag-asawa, di ba? Walang iwanan. Walang iwanan. Through thick and thin, di ba? Ito yan. Yan yung ano, pangako, ipag-abaw. Oo, di ba? Ako, puro thick na lang ako ngayon, tol. Eh. Ano daw? Ibasar ka na naman. Ano sabi daw? Ibasar mo, anong sabi? Ano sabi? Ano tigidig. Puro tigidig. Alam mo, na-open na ako. Na-open na ako doon. Puro tigidig daw. Puro tigidig. Ganyan nga, kaya wala kang love life. Ay, sakit. Ano? Sakit. Ano? Wala ka bang pagtatalian dito? Oo. Ano mo, bakit hindi kayo mag... Ayaw ko manalig.
Edi yun nga, tol. Kaya pala, yung bagnet, di ba pag nilaltak natin yung balat, umiiwalay na. Kasi, siyempre, tinanggal na. Pero kung yung tali ay nandun, hindi mag-iiwalay talaga yan. Magaling, magaling. Magaling na ideya. Makalumang proseso. Traditional. Na preserve. Effective pa rin. Kaya hanggang ngayon, ginagawa nila. Alam mo, di ba ang salitang bagnet to preserve? Literal na na-preserve nila na hanggang ngayon nakakain pa rin tayo nito. Magkaiba po ito sa ano, ha? Nitsong kawali. Katulad nga sinabi ni Mang Kalo kanina. Manong Kalo, kung tawagin dito. Si Manong. Kasi di ba pag Ilocano, Manong. Manong! Ang nitsong kawali ay magkaiba sa bagnet. Dahil ang bagnet ay wala naman tayong nilagay na pampalasa o kahit anong rekado dito. Tapos nung pinakuluan, tubig at mantika ka. Dito tulad ng nitsong kawali natin mga Tagalog. Magka pinakuluan mo yun, lalagyan mo ng bawang, ng sibuyas, ng kung ano-ano pa, paminta, asin. Tapos nung piprituin mo. May timbla talaga. May timbla. So pag tinagat mo, may mag-aftertaste kang malalasaan. Yun yun. Dito kasi, kaya yung reaction mo kanina, walang lasa. Bagnet eh. Wala talaga siyang lasa. Kaya naman tol, ang daming gumagawa diba ng kung ano-anong kutahin na bagnet ang ginagamit nila. Diba, may gumagawa ng kare-kareng bagnet. Okay yun. Diba? Ano pa yung mga kutahin ginagamit ng bagnet tol? Mga binagoongan. Ayan. Yeah. Rolex Express. Minsan kung trim mo din magsinigang na bagnet. Oo nga no. Naman. Kasi nga, ang magkukomplement doon, yung sauce o kung paano mo siya lulutuin, yun yung magpapalasa dito. Kasi wala kang lasa to. So kung mas trip mo ng mga crispy kare-kare, imbes na mag-crispy litong kawali ka, crispy bagnet ka na lang. Oo, bagnet. Ang galing mo lang, tol. Magaling ka rin naman eh. Sa pagpe-preserve eh. Ang galing mo. Sa pagtatali. Tali, tol, no? Para mag-asawa, no? Nakaka-proud kumain ng authentic, legit na bagnet. Maharap na sa original tayong lugar. Nandito tayo sa hari na katuwa, nakakabusog sa experience. Yan. Yeah. Kaya naman. Lalagyan natin ng sticker. Yan. Iwanan natin ang manyaman kanya. Kasi nga, Naimas Ditoy. Masarap dito. Ayun yun, Naimas Ditoy. Oo. Ayan. Kasi narinig ko kanina kay Mang Kalo yun eh. Oo. Yun talaga masarap dito. Mga gusto sumubok nito, lalo na sa mga turista o palabakasyon, papuntang Bigan, Tarbakan, Farmer's Market, Corrales, Meat Shop. Hanapin nyo lang, pagpasok nyo, medyo nasa bandang dulo sa kanan lang, nakakabila na sila nito. Oo. Kaya nga diba, mag-get ng bagnet sa Corrales. Get na kayo, mga kap. Oo. Get na you. Legit, hindi kayo magsisisi. Nakaka-amaze. Sipin mo tol, habang kumakain tayo ng bagnet, no? Para tayong nakakatikim ng part ng history. Kasi nga, sinaunang ano pa ito eh. Ang solid ng Ilocos, ang solid ng mga Ilocano. Lahat, mababait ng nakakasalamuha namin at sa lahat ng mga nakilala namin. Maraming salamat. Okay na, bago tayo umuwi. No, umuwi na tayo. Dahil pang pwedeng kainin dito, Tol. Abangan nyo na lang. Pero thank you very much kay Mang Kalo, at kay Ma'am Lucenda sa pagbibili ng time sa atin talaga. Yung nasikaso tayo, binigyan tayo ng maiinom, makakain, habang naghihintay nito. Tsaka yung oras na tinanggap nila tayo, Tol. Di ba? Maagang-maaga talaga yun kasi simula lang ng araw. Nag-stay talaga sila sa tabi namin, literally. Nandun lang sila, nakagano. Hindi naman sila gumanon, pero sinamahan nila kami. Thank you po. Ang bigat natin nito, pero tumbang ang kanin. Wala nang kanin. Medyo iniiwasan ko lang mag-exercise dahil may bigat to. Mabigat yung karne. Kasi nga, through thick and thick na tayo eh. So medyo pag-uwas tayo ng kanin. Through, para mag-thin and thin naman. Ayan. Kala ko yung sinasabi ni Pasyon. Hindi, wala yun. Malayo. Pangit yun. Basher yan. So yun. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat ang mga bumabiyahe. Mag-ingat ang mga nakamotor, ang mga nakasasakit. Mga nakaeroplano. Mula dito sa Narbakan, Ilocos Sur, ito po ang Team Kalis TV 2023. Na lagi magsasabing papaalala sa inyong lahat. Na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Tubig muna tayo. Rule number 2, tubig muna. Tubig lang. Tubig na hindi malamig. Ay. Magtubig iniinom ko, tumutulo talaga. Oo nga. Manyaman! Kenny! Naimas dito eh. Iyo? Ang sarap dito. Bye. Bango muna to. Papatake-out natin. Di, papatake-out ko to. Kasi mauwi na kami mga kabs. So, bahala na kung may madaanan pa tayong food trip dyan. Pero ibabarat ko na to. Pasalubong sa inyo, mother. Uy! Ako din, Tol. Pwede ba? Ito, papasalubong na lang din to. Sige, pasalubong. Pabalot na natin lang doon. Pabalot na. Sa likod nga pala namin yung Corrales Meat Shop. Nag-iwan na rin tayo ng sticker dyan. Ayan. So, mapagpad kayo norte, no? Oo. Buti na lang, Tol. Nung dumating tayo, may nakuha pa tayo, no? Dami yung order talaga. Bilis makaubos dito. Pero kung gano'n naman, nagluluto ulit sila. No. Pero umahaba na. Oo nga. May bonus lift yan.
Kaso mamantika na naman mga kamay na. Ay, si Perry na lang ito. Oh, Perry, si Perry na lang tatakip. Perry, takpa mo na, Perry. Let's go! Na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Tubig muna tayo. Tubig. Teka, hindi ko mabuksan. Perry, mabukas. Umudulas. Ang mantika ng mga kamay nito. Baka magalang masapit sa amin. Umamantika ka? Cut ko na lang yan. Jajump ko na lang. Okay, 1, 2, 3. Rule number 2, tubig muna. Oh, tubig lang. Tubig na hindi malamig. Time check, mga Cavs. Ay, hindi pala ako nakikita. Dilim. Teka. 1:30 a.m. Papunta o pababa tayo ng Narbacan. Yun. Yung pala yung tamang bigkas dun. Narbacan. Narbacan. Hindi Narbacan. Oh. Kain tayong bagnet. Ay, bonus clip na nga pala to. Oh, napanood nyo na. Enjoy! Pero daan-daan lang ha. Hindi ka pala nakikita. Ito talaga sa atin na ma-feature itong bagnet dito sa Narbacan, Ilocos. Si Ma'am Clarissa at si Sir Bernardo Robles. Thank you po sa inyo. Pasensya na napuyat din kayo. Yun. 2 a.m. kasi mga Cubs, nandito na rin sila. So, nakipagpuyatan sa mga Cubs. Ayan. And thank you po. Salamat. Ingat po kayo sa biyahe. Thank you. Bagnet King. Ayan o. Si Manong Kalo. Sir, thank you po sa pinaghandaan nyo kami dun sa rahin na natin kanina. Thank you. Salamat po sa interview at sa time na binigay nyo sa amin. More blessings po. And more power. Alright, let's go. Hindi na babalik yan, Tol. Wala akong pambili. Wala na, hindi na ba yung babalik. Lahat na lang ba, hindi bumabalik? Bakit lumayo ka? Ano yung tatanong mo? Lahat na lang ba, hindi bumabalik? Kagaya ng buhok mo. Oo, oh, buhok mo. Buhok mo, dinuboy. Tol, yung basher mo, inaano mo? Gumaganti ka ba? Para mahilo siya. Mahilo ka lang. Hindi po. Kaya naman siya yung kumakain. Pwede mo na siya i-bash. Tigidig pala. Kalbo, kalbo, kalbo. Dalawang camera pa. Kalbo, panot. Oo nga pala, dito tayo sa baluarte namin. Dito sa Panort. Wow! Thank you. Parang araw-araw niya kami. Oh my God. So excited po ako sa mga pagkain. Sa pala na rin po si Tata. Oh, nandun na po sa California. Shout out po kayo. Hey, hello po. From Canada pa po, Abs. Dito pa sa vegan. Bonus clips po yan. Sorry na naabala ko. Okay lang po. Oh yeah, bonus clips sa vegan. Sige po, nice meeting you. Thank you po, salamat. Thank you po, mga guys. Sige po, ingat po, enjoy. Ingat po kayo.